para sa component 1, orientation to print. So dito po sa component 1, magpapakita po tayo ng book. Ito po ang ating sasabihin. Ito ay isang aklat na binubuo ng mga larawan. Huwag mo itong pagkain agad. Ituro mo kung saan ka magsisimula sa pagbasa. So dito po, ituturo lang natin, papakita natin yung libro at ipapaturo po natin sa ating mga estudyante kung saan sila magsisimulang magbasa. So hayaan lang po natin sila na ituro kung saan sila magsisimula. Kung naituro po nila, lagyan lang po natin ng check yung correct. Kung hindi po, incorrect. At kung wala pong pumali po yung kanyang tinuro, incorrect. At kung wala pong response, doon po tayo maglalagay sa no response. Let's go, ma'am. Ngayon, ituro mo ang mga salitang iyong isusunod na basahin. Na alam na, naituro na ni bata kung saan siya magsisimula, alin kaya yung susunod niyang babasahin. So, ihayaan lang po ulit natin siya na galawin ang kanyang mga daliri at ituro kung alin ba ang susunod niyang babasahin. At tingnan po natin kung tama ba. Kung tama po, correct. Kung mali po, incorrect. At kung wala po siyang response, tinitigan niya lang po tayo, inisian niya lang po tayo. Doon po tayo sa no response. Kapag natapos mo ang linyang binasa, alin ang susunod mong babasahin? O, yun. So, pagkatapos niya pong nabasa yung first line o naituro niya kung saan siya magsisimula, alin kaya po yung susunod niyang babasahin? So, hayaan niyo po ulit siyang galawin ang kanyang daliri para ituro kung saan siya magsisimula ulit na bumasa. Kung anong linya po siya magsisimula. Kung anong linya ang susunod niyang babasahin. Kung tama po ang kanyang naituro, check po tayo sa correct. Kung hindi po, kung mali po ang kanyang naituro, kung sa hulihan po siya o sa period po siya nagtumuro, incorrect. At kung siya po ay umiyak na lang, tinitigan ka na lang, initiang ka na lang, doon po tayo sa no response. Po. Okay po. So, yun po ang component 1. Tinitingnan lang po doon kung si bata po ba ay alam na kung saan siya magsisimulang bumasa. Kung sa kanan ba o sa kaliwa. Pakanan ba o pakaliwa. So, dapat po yun po yung una nating i-check kung talagang ready na si bata. Ano po yun? Indikasyon po yun na handa na siya. Na alam na niya kung saan siya magsisimula. Alam niya kung saan siya, pag siya nakatapos ng isang linya, alam niya kung alin yung susunod. Proceed po tayo sa component 2. Letter name knowledge. Dito naman po natin susumatin kung kilala ba ng bata o ng mag-aaral ang pangalan ng bawat letra. Narito ang isang pangina na puno ng mga letra ng alpabetong Pilipino. Pakisabi sa akin ang pangalan ng letra na kaya mong basahin. Hindi ang tunog ng letra, kundi ang pangalan. Halimbawa, ang pangalan ng letra na ito. Tuturo po natin. Si letra A. Po. So, papaliwanag po natin sa kanila na hindi tunog kundi pangalan. So, ito po ay si letter A. Next po. Magsanay tayo. Sabihin mo sa akin ang pangalan ng letrang ito. Tuturo po ni teacher ang letrang V. Kung tama po ang kanyang response o tama ang kanyang sagot, ang sasabihin po natin sa kanya, magaling! Ang pangalan ng letrang ito ay V. Kung mali naman po, atin po siyang itatama at sasabihin, ang pangalan ng letrang ito ay V.
Subukan natin ng isa pa. Sabihin mo pa ang pangalan ng letrang ito. Ituturo ni teacher ang letrang L. Kung tama ang kanyang sagot, sasabihin muli po natin, magaling! Ang pangalan. Okay na po. Tuloy po natin. Ayan. Kung tama po ang sagot ni bata, tinuro po natin kung tama ang sagot. Ang sasagot po natin, magaling, ang pangalan ng letrang ito ay L. Kung mali naman po, atin po siyang itatama, ang pangalan ng letrang ito ay L. Kapag sinabi kong umpisahan, sabihin mo ang pangalan ng mga letra na abot ng iyong makakaya. Ako ay makikinig sa iyo. Naintindihan mo ba? Pakituro ang letra at sabihin ang pangalan nito sa Tagalog. Handa ka na ba? Umpisahan mo na. Diba? So ito po yung sinasabi ko kanina ng mga letra na bumubuo sa alpabeto Pilipino. So ito po yung sasagutan at ituturo ng bata. Tuturo niya po at sasabihin kung ano ang pangalan ng letra. So ito po ay may oras. Ito po ay sasabihin niya po ang mga letra ito sa loob po ng 60 seconds. Ito po. So, kung mali po ang kanyang pagkakasabi sa pangalan, lalagyan po natin siya ng black. Pero kung si bata po nagkamali siya, pero naitama niya, self-correct po, at nalagyan na natin ng slash yung letra, bibilugan lang po natin yon para ito ay indikasyon na naitama niya ang kanyang sagot. Kung ang bata naman po ay tumagal ng 3 seconds at wala po siyang nasasabi or hindi niya po nakikilala, nasasabi yung pangalan ng letra, sasabihin po natin, mag-proceed po siya sa susunod na letra. Kung nakali po na ang ibinigay ng bata ay tunog, halimbawa po, letter A ang ituturo o letrang A ang ituturo, ang sinabi po ng bata ay A. Muli po nating ipaalala na ang hinihingi po natin ay pangalan ng letra. After 60 seconds po, sabihin po natin, pagkatapos ng tinakdang oras, sabihin po natin ay stop o hinto na. Kung hanggang saan po yung inabot ng ating mag-aaral, lalagyan lang po natin siya ng bracket, palatandaan na hanggang doon lang ang kanyang inabot. Pero po, may mga bata na talagang gifted at hindi pa po tapos ang 60 seconds, natapos na po niyang lahat na sabihin ang mga letrang ito, ang mga pangalan ng letrang ito. Ilalagay po natin ang remaining na oras o yung oras na natitira doon po sa line. Nakikita po natin time remaining on stopwatch. Meron po doon number of seconds. Okay po. Kung naman po, ito po, meron po tayong tinatawag na early stop rule. Kung po, sa unang linya pa lamang, yung unang line pa lang po na yan, ay wala na po siyang naitama. Patintuin na po natin, sabihin ng thank you, at pumusid po tayo sa susunod na component. So, stop na po tayo pag po walang naitama ang bata sa unang linya. Stop na po tayo. At kung ganun po ang nangyari, lalagyan lang po natin ng check yung line na nasa ibaba. Ibig sabihin po, nang check na yon, siya ay na early stop rules o wala siyang naitama sa unang linya. Next po, ma'am.
Okay po, proceed po tayo sa component 3 and 4. So, sa component 2 po, tandaan lang po natin, ang hinihingi lamang po natin ay tunog. Ngayon naman po, para sa component 3, dalawa po siya, inati po siya sa 3A at 3B. So, para po sa 3A, letter sound knowledge. Para po sa 3B, initial sound identification. At para po sa component 4, familiar word meaning. Repeat po tayo, ma'am. Component 3A, letter sound knowledge. Kung kanina po, letter name, ngayon naman po ay letter sound. So, ito po, narito ang isang pahina na puno ng letra ng alpabetong Pilipino. Sabihin mo sa akin ang tunog ng lahat ng mga letra na kaya mo. Inuulit ko, tunog at hindi pangalan. Hindi ang pangalan ng mga letra, kundi ang tunog. Halimbawa, ang tunog ng letra na ito, itinuro po ang letrang O, ang tunog po nito ay O. Next po, ma'am. Ngayon, ay subukan mo ito. Sabihin mo sa akin ang tunog ng letra ito. Tuturo po natin yung letra na yon. So, ano ang tunog ng letra ito? Magdatang ibabang labi? Next po. Ayun, kung tama po ang sasabihin natin, magaling ang tunog ng letrang ito ay kung mali naman po, tama po natin ang tunog ng letrang ito ay next po. Subukin natin ang isa pa. Sabihin mo sa akin ang tunog ng letra na ito. Turo po natin. Ano po ang tunog ng letrang ito o ng letrang L? So, sunod po, ma'am. Kung tama po, sabihin po natin sa bata, magaling ang tunog ng letrang ito ay U. Kung mali po, muli natin silang itama. Sabihin po natin na ang tunog ng letrang ito ay L. Next po, kapag sinabi kong umpisahan, sabihin mo ang tunog ng mga letra sa abot ng iyong makakaya. Naintindihan mo ba? Pakituro ang letra at sabihin ang tunog nito. Sa Tagalog, handa ka na ba? Umpisahan mo na. Next po, so, so, ito po ulit. Meron po ulit tayo isang set. So, same rule po. 60 seconds. 60 seconds po, ano? Kailangan po matapos niya yun. Maibigay niya yung sound ng mga letrang ito sa 60 seconds. Kung mali po, hayaan niyo po siyang ituro. Kung mali po, lagyan po natin ng flag. Kung self-correct po, kung nagkamali, pero muli niyang binalikan at isinama, ay mali po pala. Self-correct, lagyan lang po natin ng bilog. Ano po? Lagyan po natin ng bilog para po indikasyon na ito ay tama. Ano pa po? Ano pa yung rules po kanina? Pag 3 seconds po at si bata ay wala pong response, sabihin po natin na mag-proceed na siya sa next letter at lagyan po natin ng plus yung letter na hindi niya ma-identify. Kung siya po ay natapos,
Kung natapos na po ang oras na 60 seconds, lagyan lang po natin siya ng bracket. Katunayan na hanggang doon po ang kanyang natapos. Kung siya naman po ay within 60 seconds, ay maaga po siya, hindi niya po natapos yung 60 seconds, natapos niya lahat. Lagay po natin ang remaining na second dito po sa line sa ibaba. At kung naman po siya ay unang linya pa lang ay wala na po siyang nakilala o naibigay na tulong, early stop rule po tayo. Magpasalamat sa bata at mag-proceed po tayo sa next component. So yun lang po yung rule. 60 seconds. Next po. Para po sa component 3B, initial sound identification. Next po. Ngayon, simulan na natin ang mga gawain sa Tagalog. May sasabihin akong mga salita. Pagkasabi ko ng salita, ibigay mo ang unang tunog nito. Halimbawa, kapag sinabi ko ang salitang mata, sasabihin mo, So, ibibigay po natin ang unang tunog ng bawat salita. So, si bata po, ang ating pong mag-aaral ay hayaan po natin siyang ma-identify kung ano ang unang tunog ng mga salita ating ibibigay. Next po, ma'am. Subukan mo ito. Ano ang unang tunog ng salitang sako? So, ano po ba ang unang tunog? Kung tama ang sagot ng bata, sabihin, magaling. Ang unang tunog ng salitang sako ay, kung hindi naman po tama ang sagot niya, atin po siyang itama. Sabihin na ang unang tunog ng salitang sako ay, next po. Subukan mo naman ito. Ano ang unang tunog ng salitang kahoy? So, ano po ba ang unang tunog ng salitang kahoy? Kung tama ang sagot ng bata, sabihin, magaling! Ang unang tunog ng salitang kahoy ay, kung mali naman po, kung hindi tama ang kanyang sagot, atin po siyang itama at sabihin na ang unang tunog ng salitang kahoy ay, naintindihan mo ba? Next po. So ito po. Ipo-pronounce ni teacher o kabasahin ni teacher ng dalawang beses ang bawat salita. At i-identify po ng ating mga estudyante o ng ating mga mag-aaral kung ano ang unang tunog ng mga sumusunod na salita. Kung correct po, lagyan lang po natin ng check yung correct. Kung incorrect, kung mali po sa incorrect at kung wala po talaga siyang response sa atin sa no response. Next po. So, yan lang po yung component 3B, initial sound ng mga salita. Ngayon naman po, para sa component 4, familiar word reading. So, nagsimula po tayo doon sa kung saan, sa kung saan magsisimula yung pagbabasa, kung saan ba yung location nung una nating babasahin, kanan ba tayo magsisimula o kaliwa. Sinundan po ng letter name recognition. Sinundan po na sound recognition. Ngayon naman po, proceed na po tayo sa pag-identify ng word. Kung nakakabasa na po ba sila ng mga familiar word. Narito ang ilan sa mga salita. Basahin mo sa akin ang mga salita hanggang sa abot ng iyong makakaya. Basahin mo ang mga salita at huwag mong baybayin o i-spell ang mga ito. Halimbawa, ang salitang ito.
Turo po natin, ano ang salitang ito? Ano ang basa? Iba. So, hayaan po natin siyang ma-identify o mabasa ang salitang ito. Next po. Ngayon, subukan mo ito. Pakibasa ang salitang ito. So, ang salita po ay ate. Kung tama po ang kanyang pagkakabasa sa salitang ito, ang sasabihin lang po natin, magaling, ang salitang ito ay ate. Kung mali po, ate po siyang itama at sabihin na ang salitang ito ay ate. Next po. Subukan mo pa ang isang ito. Pakibasa ang salitang ito, ituro, kasi. Kung tama ang kanyang sagot, sabihin, magaling, ang salitang ito ay kasi. Kung mali naman po, atin kung itama, ang salitang ito ay kasi. Kapag sinabi kong umpisahan, basahin mo ng malakas ang mga salita. Makikinig ako sa iyo. Pakituro ang bawat salita at basahin mo ito ng malakas. Naintindihan mo ba? Next po. Okay po, next po ma'am. So ito po yung mga list of words na dapat pong mabasa ng ating mga mag-aaral sa loob po ng 60 seconds. So, same rule po tayo na pag po mali yung salita, lagyan lang po natin ng slash. Kung self-corrected po, lagyan po natin ng circle. Patunayan na yon ay naitama niya. Kung 3 seconds, wala siyang response, proceed po tayo sa next word. Pag po natapos niya po yung 60 seconds, pag natapos po yung 60 seconds sa oras, sabihin po natin na hinto na at lagyan po natin ang bakit kung hanggang saan siya natapos. Kung sakali po na natapos niya ang lahat ng salita, nabasa niya ang lahat ng salita, at hindi pa tapos ang oras, isulat po natin ang remaining seconds sa ibaba. So, early stop rules po. Kung ang unang linya pa lamang po ng mga salita, eh hindi na niya nabasa. So, yun po yung indikasyon na stop na po tayo at sabihin ng thank you sa ating mga mag-aaral. So, kung mapapansin po natin sa ating tool, sa component 1 to 4, meron po munang mga pagsasanay bago po si Bang pagsasanay sa pagitan ni teacher at ni bata. Bago po tayong mag-proceed doon po sa mismo pinaka-activity niya. So, yun nga po yung malaking pagsubok para sa atin at malaking tanong din po para sa amin. Kahit nung nasa orientation, yung po yung biggest question na na-encounter po kung paano ito magbibigyan ng justisya o magbibigyan po ng na kung paano po ito mapapagtagumpayan ayon po sa kung paano sa pinlano, kasi ito po ay nakaplano sa face-to-face. So, bilang tugon po ng ating Ma'am Tasing, pag-usapan na nga lang daw po, kasi po nung nag-open po kung pwede po ang face-to-face, sabi po ni Ma'am Tasing, maghingi muna po ng request para po hindi naman sabi nga po niya, ang buhay ng guro ay iisa lamang. So, yun po ang malaking question para sa atin kung paano po natin to mapapagtagumpayan.